purihin po ang Panginoon. And now, we are ready. If we are ready to listen to the Word of God, let us welcome the servant of God, ang aking pastor, ang aking asawa, ang aking kaibigan, ang aking joker, si Pastor Bong Swing. Palakpakan po natin siya sa Panginoon. Amen. Amen po. Hallelujah. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Amen. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Hallelujah. Your goodness is running after me. Amen. Ang sabi po ng ating inawit. Kasi humihinga pa po tayo, no? Wala tayo sa ospital. Kaya ang dami po nating dapat ipagmapuri at ipagpasalamat sa Diyos. At sa umaga pong ito, ating pong pag-uusapan is about the power of unity and togetherness. Napakaganda pong topic nito, no po? At ang ating pong teksto ay magmumula po sa Book of Proverbs 6 verses 6 hanggang 8. Maiksi lamang po ito. At napakaganda pong topic nito. Ang sabi po dito, kung nakabukas na po ang inyong mga cellphones, yung mga gadgets o Bibles, buksan po ninyo sa Proverbs 6, verses 6 hanggang 8. Ang sabi po dito, "Go to the ant, thou sluggard. Consider her ways and be wise, which having no chief, no overseer, no ruler, but provided her bread in the summer and gathered her food in the harvest." Sa wikang Tagalog, ganito po yung pagkakasabi. Tignan mo ang mga langgam, ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinunong, sa kanila ay naguutos. Walang tagapamahala o walang tagamasid ni sinusunod, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tagaraw, kailangan iniipon kung panahon ng anihan. Tayo pong lahat muna ay yumuko at manalangin. Buhay na Diyos, salamat po Panginoon sa napakagandang umaga pong ito, Panginoon. Katulad ng aming narinig sa pambungad na awitin, Panginoon, your goodness is running after us, O Lord. Napakarami po naming dapat ipagmapuri, ipagpasalamat sa inyo, Panginoong Diyos. Yung lang pong merong kaming hininga pa, Panginoon. Millions of blessings na po ito, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, sa kalakasang ito, Panginoon, at nais po namin itong magamit sa aming paglilingkod, sa aming pagpupuri, sa aming pagsamba sa iyo, Panginoon. And Lord, this very morning, O God, bless your word, Panginoon. Speak unto us and open our spiritual eyes and ears, Lord, to hear you, to hear your word, Panginoon, sa aming mga buhay. And Holy Spirit, wine-welcome ka po namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Dahil kung wala po kayo, Panginoong Diyos, magiging walang kabulihan, walang kapangyarihan ang aming pag-aaral ng banal na salita po ninyo. Lord, let us honor and worship our Lord Jesus Christ, our Master and Savior. Salamat pong muli, Panginoon. Pinagpala mo na ang iyong banal na salita. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin. In Jesus' name we pray and everybody will say, Amen. Hallelujah. So ang topic po natin sa umaga pong ito, it is about the power of unity and togetherness. No? Ito po'y patungkol sa tiny ants, insect. Alam po ba ninyo na ang Diyos nangungusap po siya? God uses animals and insects in the Bible to communicate with us, to give us some revelations. Ano po? Hindi po ba naalala po ninyo si Pedro nung tumilaok yung manok? No? Nang tatlong beses. Maging yung si Balaam, yung donkey, nangusap po, nagsalita. Kasi hindi po makakilos yung donkey dahil inipit po siya ng mga anghel, kaya yung donkey nagsalita. Doon po sa book of Isaiah 1 verse 3, "The ox knows its owner." Ang sabi pong ganun, "And the donkey its masters. But Israel does not know, my people do not understand." Maigi pa ang sabi ng Diyos, yung ox at yung donkey, kilala nila yung kanilang amo, kilala nila yung tagapag-alaga nila. Pero ang aking bayan, ang sabi po ng Diyos, nakakalimot sila sa akin. Kaya salamat po sa mga morning watchers po natin. Kumigising po kayo ng maaga upang
mapagpala upang ma-remember natin, maalala natin na merong Diyos na nagbibigay po sa atin ng kalakasan at hininga pa upang mapaglingkuran po natin siya at marinig ang kanyang tinig. Doon po sa Kawikaan 30 verse 26, ang dami pong binanggit ng Diyos na mga hayop dito, ano po? Pag pinag-aralan po natin ang isa-isa ito, nagbibigay po ng revelation po ang Diyos sa atin. Ang sabi po sa Kawikaan 30 verse 26, ang mga kuneho, mahihina rin sila ngunit nakakagawa ng kanilang tirahan sa batuhan. Yung pong batuhan na ginagawa po nila ng tirahan, ito po yung nagbibigay ng security, ng muog sa kanila. And God is our only security. Ano po? Bagamat wala ring sumasabaybay, ang sabi po doon, tuloy po natin, ay lumalakad ng maayos at buong ang mga balang, ang sabi pong ganun. Verse 27, bagamat wala ring sumusubaybay at lumalakad ng maayos at buong inam. Ang sabi po dito, yung mga balang, alam niyo po ba na ang mga balang, katulad ng mga ants, they work in unity. Ah, kapag kahit maliliit po yan, dahil sa kanilang unity, yung power of togetherness po nila nandoon. Kaya po nilang salantain ang lahat ng bawat madaanan po nila. Yung unity po nila matindi. Amen? Verse 28, ang mga butiki maaaring hawakan sa inyong palad dahil sa kaliitan. Subalit nasa palasyo ng hari at doon naninirahan. Saan po ba yung ating tunay na tirahan? Doon sa palasyo ng ating hari. Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus. In my Father's house, ang sabi po ng Diyos, there are many mansions. Oh, hallelujah. God is waiting for us together to be with Him there. Doon po sa kanyang palasyo. Amen? Verse 29, may apat na bagay na kasiyasiyang pagmasdan sa kanilang paglakad. Ang leon, pinakamatapang. Nandun po yung word na yung mga Kristiyano. Yes? Pansamantala nagkakaroon po tayo ng minsang takot. But because of God, God gives us courage to face tomorrow. Ang Diyos po ang ating kalakasan. Amen? So, ang sabi po doon, verse 31, ang tandang na magilas, ang kambing na mabulas, at ang hari sa harap ng bayan. So, God uses animals and insects to communicate with us. Meron pong revelation ng Diyos sa bawat isa sa atin, no? Sa mga munting insekto o mga hayop na ito. But today, we will speak about the ants. Titignan po natin, ano ba yung katangian ng mga langgam, bagamat napakalilit po nila. Bakit binanggit? Alam po ninyo, kapag nilagay ng Diyos sa Bible, hindi po walang kabuluhan yan. Meron po yan. Kahit maliit po yan, napakalaki po ng ating, ng binibigay po ng mensahe sa atin. Now, we are talking about the unity. Pag sinabi po nating unity, means it is a symphony. Nakarinig na po ba kayo sa mga full orchestra music, yung sa mga, ano po, yung orchestra. Ang dami pong mga musicians na tumutugtog. And yet, when they are united in one, they can produce good and beautiful music. Kaya po minsan, kapag wala sa tono, di po ba, yung mga praise and worship din natin, minsan nawawala. Yung parang hindi natin nabigay yung the best po natin. Buti na lang po dito, so no? Nakaka-amaze po yung ating mga praise and worship. Lalo na po, ano po, dito sa mga churches ng Christ in you, dito sa Maine. Pag nagtumugtog na po sila Kuya Tim, sila Kuya Dudes, no? Sila Kuya Janelle, sinamahan po ng mga matitinding praise and worship leader po natin, yan, sila Ate Joy, sila Ate Say, sila Kuya Nat, and others, no? Because they are united in one, napakasarap pong makinig ng papuring awitin ng Diyos. Hindi po ba? Yun lamang pong papuring awitin, wow, Lord, it's heaven. Kahit ayaw mo nang makinig ng mensahe, doon pa lang sa pambungad
na-bless na po tayo. Why? It's a symphony. They are united as one. Unity means being one. No po. Tignan po ninyo yung Godhead. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. It doesn't matter kung kanino tayo mananalangin, kung kanino tayo magkikipag-fellowship. Why? Because the other, the one, promotes the other. Nililift up ng Panginoong Jesus yung Holy Spirit at yung kanyang Ama. At ang Ama, binibigyan niya ng papuri yung kanyang anak at yung kanyang banal na Espiritu Santo. Gayon din po yung Holy Spirit, pinupuri niya ang Panginoong Jesus at ang Diyos Ama. They are united as one. And together, ang sabi pong ganun, nakakapag-produce po ito ng matinding pagpapala sa ating mga buhay. Unity reflects God's character. This unity comes from the devil. Alam po ba ninyo yon? Why? Kasi ang sabi po, the thief comes to kill, to steal, and to destroy. But I have come to give you life and have it more abundantly. Ang Diyos po, grabe. Kaya po kung nasaan ang pagpatay, nandun po yung presence ni devil. Wala po ang Diyos doon. Kasi ang sabi po doon, yung pong saksakan, kaya nga dapat kung nasaan ang Lord, nandoon tayo. Sa mga ganitong gawain, wala doon si Lord doon sa inuman. Wala po siya doon. Kasi God is a God of unity and orderliness. Ano po? Now, inihalid tulad po ng Diyos ang matatag na church sa isang katawan. Ang sabi po sa 1 Corinthians 12 verse 14, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi nang iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tinga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tinga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi yan may tuturing na katawan. Ngunit ang totoo'y marami ang bahagi. Ngunit iisa lamang ang katawan. Ang bahagi ng katawan na inakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat sa inyo ay bahagi nito. Alam po ba ninyo kung sino daw ang inaakala nating yung mahina? Yun po yung mahalaga at binibigyan po natin ng importansya. Hindi po ba? Kaya nga yung iba, pagka disappointed nose, gusto nila maging pointed nose. Kasi yun yung binibigyan po nila ng halaga. Pinapaayos po nila. Although hindi naman po kailangan. Ano po? Kasi God created us perfect. Ano po? Beautiful. Amen po ba? So, pag-aaralan po natin yung unity. Tignan muna po natin sa creation ng Diyos. Next slide, nak, pakita natin yung picture dyan. Yung, ayan, no po? It is our planet. Alam po ba ninyo na ang mga planet po natin, kung paano sila kinreate ng Diyos, nagfa-function po sila dun sa tamang kung saan sila iniligay ng Diyos. Halimbawa po, yung Earth, ano po? Yung Earth po natin, the third planet sa mga planets po, hindi po siya pwedeng mag-wander kung saan-saan. Ang sabi po, sa Psalms 19 verse 1, the heavens declares of the glory of God, the skies proclaim the works of His hand. Alam po ba ninyo, dito pa lang sa creation ng Diyos, makikita po natin na there is God. Why? Alam po ba ninyo na kapag ka nag-wander ang earth, halimbawa po, napunta po yung earth doon sa pangalawang planet. O kaya doon sa panguna, yung Mercury. Alam po ba ninyo, lahat tayo patay. Walang taong mabubuhay, walang animals. It's too hot. Kaya nga po, yung Earth, kailangan lamang po niya, kung dyan po siya nilagay sa orbit na yan, dun lamang po siya. 365 and 1/4 days, kailangan dun lamang po siya, makakabalik po siya, exact date at exact time, dun po sa nilagay ng Diyos sa kanya. Hindi po siya pwedeng mag 400 days. Kasi po pag 400 days sa orbit, lumayo na po siya, sobrang lamig po, sobrang lakas ng hangin. And, alam po ba ninyo, nag-i-spin ng constant spin
yung earth po ng 1,600 kilometer per hour. Woo! Pero yet, hindi po natin nararanasan. Pati po kasi yung tubig, yung karagatan, nag-i-spin po. Doon po sa bandang equator. At doon po naman po, doon sa bandang North Pole at saka South Pole, no po, sa Arctic regions, hindi po ganun yung speed nila. Mas mabagal kasi mine-maintain po ng Diyos yung karagatan o yung mga yelo doon. Kasi po kapag nag-spin po tayo ng tuma, kasi yung spin po doon sa taas, hindi parehas doon sa equator. Pinanood ko po kanina. Na-amaze po ako kaya ang sabi sa Psalms 19 verse 1, the heavens declare the glory of God. The skies proclaim the works of His hands. Mine-maintain pala, kaya po pala iba yung temperatura doon, doon sa polar regions, kasi po yung yelo, para hindi matunaw po. Pag natunaw po ng sobra po yun, lahat po tayo, yung earth dito, lulubog na po yan. At tignan po ninyo, lutang-lutang ang earth, pero yung karagatan, yung dagat po hindi naulog. Grabe po yung creation na ninyo. Lalo nyo po rin thumb mark tamo. Yung mga thumb mark po natin, kanya-kanya po tayo, kahit yung identity, yung twin, na talagang magkamukhang magkamukha. God created them different, original. Kaya po yung sinasabi nilang cloning noon, iko-clone. Wala pong katotohanan yun. Because God created all of us original. Amen po ba? Now, we are speaking of unity. Tignan po ninyo Ephesians 5:31. For this reason, a man leave his father and mother and be united to his wife and the two will become one flesh. The two will become one flesh. Binanggit po yung leave his father and mother and be united. So, pag nag-asawa po kayo, mga anak, ano? Dapat umiwalay kayo ng bahay para magkaroon kayo ng sarili ninyong, ang tawag dito, yung privacy. Maging yung mga magulang ninyo may privacy rin. So, tignan po ninyo, kapag ito po yung gusto kasi ng Diyos eh. Ang sabi po natin sa pambungad kanina, God is a God of order. Ano po? Kaya pagka merong unity yung tahanan, merong orderliness, there is harmony in home, there is understanding, there is love, there is joy, there is peace. Pero kapag yung disunity po yung naghari doon, nawawala po yung joy. Tignan po natin yung ibang creation ng Diyos. We are speaking of unity and togetherness. Doon po sa Arctic regions, sa Antarctic and the Arctic no po, region, meron pong mga nabubuhay na animals doon. Total, pinag-aaralan naman po natin yung animals. The penguin. Alam po ba ninyo kung gaano kalakas, kung gaano kalamig doon? From negative 40, negative 60 or more. And yet, this penguin survive because of their togetherness and unity. Kahit gaano po kalamig yan, pag nagsama-sama po yan sila, makakasurvive po sila. Kaya ang sabi po sa Ecclesiastes 4 verse 11, kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi. Yung dalawa o mahigit dito, upang parehong mainitan. Ngunit, saan kukuha ng init kung nag-iisa na siya? Gayon din po sa ating buhay Kristiyano. Kapag ka wala ka sa cell group, ikaw lang mag-isa, kapatid, sigurado ang buhay mo, hindi ka tatagal bilang isang Kristiyano. Hindi ka lalago. Eh, yung mga wala pa pong cell group sa inyo, knock-knock, kailangan magkaroon po tayong kanya-kanyang mga cell groups po natin. Kasi hindi po talaga tayo tatagal bilang isang mga Kristiyano. Kasi there must be unity and there must be togetherness. Now, I want to speak about 5 lessons that we can learn from the ants. Puro letter P po ito. Maiksi lamang po ito, no? The ants work in partnership. The ants work is productive. The ants work is persistent. The ants work is philanthropic and selfish. And finally, yung panglima, o yun, kala ko wala. The ants are not afraid of problem bigger than them. Grabe la po, ne? O, mamaya, tignan po natin. Okay, number one, the ants work is partnership. Meron pong unity, meron pong teamwork. Nandun po yung teamwork po nila. Pakipakita po yung slide natin, na. Ayan,
Nung wala pa po yung mga ants dyan, kung nakikita po ninyo, it's very impossible na makatawid po sila doon. But because of their teamwork, because of their unity, because of their togetherness, the impossible become possible. Because of their unity. Kaya, ang ganda pong tignan, ano, sa isang church, kung walang, ito nga lang sasalangsang, di atang susopandala po, tinutulungan nila yung kanilang mga pastor, yung kanilang mga cell leaders. Pero, sad to say, hindi. Marami talaga. Amen po ba, mga pastors? Meron talaga. Kaya ang sabi po dito, go to the ants, thou is sluggard, consider her ways, having no overseer or no rulers, no chief. Kahit sila, tignan ninyo ang sabi ng Diyos, tignan ninyo ang mga langgam, wala silang mga leader, wala silang ruler, pero nagpa-function po sila sa dapat po nilang kalalagyan. Hindi po sila pabigat sa kanilang colony. Ang sabi po sa Ecclesiastes 3 verse 12, a rope made of three cords is hard to break. Yung daw pong cord, yung lubid, na tatlong nagkakahiblay-hiblay, no, sama-sama, mas mahirap pong puksain yan o putulin kaysa sa isa lang po na lubid. The ants operate in love and in harmony. Nakita po ba kayong nag-away-away na ants? Yung pong colony nila ha, hindi po yung mga ibang colony. Hindi po. Kasi nagfa-function po sila. Alam po ba ninyo sa ants, pag pinag-aralan po natin, merong engineers, merong soldiers, merong architect, merong mga laborer. Hindi po nila pinakikilaman kung ano yung trabaho ng iba. Nagfa-function po sila, kung soldier sila, soldier po sila. Pero sad to say, no po, yung iba, lalo na po yung mga may matinding pinag-aralan, tapos yung pastor hindi nag-aral, abyaso, mas marunong pa ako sa pastor eh. Hindi po sila nagpa-function doon sa kanila. Eh, dapat sana, ikaw na lang dapat ang nilagay ni Lord doon eh. Ikaw na lang dapat yung naging pastor eh. Kaya ang sabi ng Diyos, consider the ants, thou is sluggard. Thou fool, tignan mo ang langgam. Nagpa-function siya doon sa tamang dapat mag-function kung saan siya nilagay ng Diyos. Amen po ba? Pero alam po ba ninyo, nakakita na po ba kayo ng ants, ng langgam? Di po ba hirap na hirap yung halimbawa? Yan, meron dyan, meron palang picture. Hirap na hirap yung, ilan yan? 2, 4, 6, 7 yata yung nasa ilalim. Hirap na hirap yung pito, pero merong isang nakasakay lang, pasahero. Alam po ba ninyo sa church? Meron din mga pasahero lang. Marami yung nakasakay lang po. Yung parang pa-join-join ka lang, ang sabi nga ni Pastor Alvin, no? Let's have all a good time. Di ba? Pero alam po ninyo, because the ants work in harmony and in love, kahit may nakasakay lang, sige lang. Yung nasa ilalim, di baling mahirapan ako sa kakabuhat, okay lang. Kaya tayong mga pastors, mga cell leaders, no po? Okay lang. Kahit yung mga hindi kaibig-ibig, kaya po nating mahalin. Yung mga hindi karapat-dapat patawarin, kaya po nating magpatawad. Why? Because the ants work in love and in harmony. Amen! Woo, hallelujah! Praise the Lord! Tignan po ninyo sa basketball. Ito, huwag po kayong magagalit sa akin. Sample lang yan. Si LeBron James, baka meron pong sakay bilang team, ano? Alam po ba ninyo, merong instance na si LeBron James umiscore po ng 61 points against Miami Heat, pero natalo po sila. Bakit? Eh kasi, siya lang ang kumikilos. Baka marahil yung iba hindi nagfa-function doon sa kanilang dapat gawin. No po? Kaya ang sabi ng Diyos, tignan ninyo yung mga langgam, gayahin ninyo sila. Kahit wala silang rulers, wala silang overseer, ang sabi pong ganun. Pero nagkakaisa sila. Nagfa-function sila kung saan po sila dapat mag-function. Kaya po, mga leaders, nakasama ng mga pastors natin, mag-function po tayo bilang isang leader. Huwag tayong pabigat. Kaya lang,
minsan, kung sino yung leader, kailangan mo pang i-text, ito yung oras ng mentoring natin, ito yung oras ng cell group natin. Alam naman nila, hindi nagbabago. Paano kaya, ang sabi ni Lord, look unto the ants. Actually, masakit niya po yung salitahan ng ginune. Thou fool. Thou sluggard. Gayahin ninyo sila. Ang sabi nga po doon sa ating binasa, 1 Corinthians 12 verse 20, ngunit iisa lamang ang katawan, kayong ang lahat ang iisang katawan ni Kristo. Ang bawat isa sa inyo ay bahagi nito. So, kanya-kanya. Tignan po ninyo nung panahon po ni Moses, doon sa Exodus 17 verse 11. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo ang mga Amalekita. Nangawit na si Moses, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng bato at pinaupo si Moses habang hawak nitong pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Nung makita nila yung kanilang pastor, yung kanilang leader na si Moses, si Pastor Alvin nakita ng mga cell, yung mga primary niya. Pastor, painawa na ka pa mo. Upo ka na lang, Pastor, kami na lang. Pastor, ano yung gusto mo? Coffee? Tea? Ang ganda po sana ng pakinggan nun. Yung mga primary leaders nagpa-function kung saan po dapat sila mag-function. Sad to say, yung mga, minsan yung mga nandun sa top position, tingnan niyo po ninyo yung letrato, no? O yung iba, inihila si pastor pababa eh. O, tingnan po ninyo yung letrato dyan, no? Imbis na iangat, pastor, kaya, pwede po bang pakicomment ninyo dyan? Ay, hindi ako magiging pabigat sa pastor ko. O, yan, lalo yung mga cell leader na nakikinig. Hindi ako magiging Tobias at Sanbalat. O, eh, marami po kasing minsan Tobias, pero sa Christ in you, wala po niyan. Amen! Pangalawa, the ant work is productive. Alam po ba ninyo na ang ants live only for 45 to 60 days? And yet, they live a productive and a meaningful life. Nung papunta po kami sa San Luis, Sunday, nag-tune in po kami sa Magalang, sa CIY. Si senior po yung nag-preach. At nag-struck po sa akin yung sinabi po ni senior na si Matusela namuhay ng 969 years. Si Jesus namuhay ng 33 years lang. And yet wala kang makikitang ibang binanggit kay Matusela kundi yung kanyang edad. Pero ang Panginoong Yesus namuhay ng 33 years and yet the whole world was saved through Him. Ang dami pong pinagaling, ang daming binagong buhay, ang daming naka-encounter sa Kanya, hanggang ngayon po at hanggang matapos ang mundong ito, marami pa pong mababagong buhay dahil sa 33 years po na yun na binuhay ng ating Panginoong Yesus. Tignan po ninyo ang sabi ng Diyos, consider the ants, thou fool, thou sluggard. Consider her ways. They live only 45 to 60 days. And yet, they live a meaningful and a productive life. Meron pong isang kwento, yung baboy, magkaibigan, at yung baka. Ang sabi ng baboy, nagkaroon, nilabas niya yung kanyang sama ng loob. Bakit ikaw, kaibigan kong baka, ang sabi niya, ang daming pumupuri sa'yo. Yung binibigay mo lang naman, fresh milk sa umaga. Samantalang ako, merong pork chop, merong lechon, merong ham, merong tosino, merong lungganisa. Walang tinatapon sa akin, pati tenga ko, ginagawang, ano ba yan, papaitan ba yan, no? Pulutok. Ha? Pati yung pa ako, ang sabi niya, walang sinasayang. Ikaw, fresh milk lang naman tuwing umaga. Kaibigan, ang sabi nung baka sa kanya, kasi ako, nagbibigay ako habang ako'y buhay. Ikaw, binibigay mo yung sayo kapag patay ka na. Kaya yung buhay po natin na yan, kahit hindi po yan, aabot tayo ng 100 taon, productive po ba? Meaningful po ba ang buhay natin? It's too late. Ang sabi nga po, ng ating senior pastor, life is too short to be wasted. Amen? Hallelujah. Purihin po natin ang Diyos. Pwede po bang pakipalakpakan natin ang Diyos?
Kaya nga po ang sabi sa Colossians 3 verse 17, papaspasan ko po dahil naubos po yung, whatsoever you do it all in the name of our Lord Jesus Christ. Now, alam po ba ninyo sa anthill, yung gumagawa ng anthill, mga karamihan, majority of them are women, yung pong sa ants. Kaya po, tignan po ninyo, the same thing is true in the church. Tanggalin po ninyo yung mga kababaihan po natin, pilay na po ang church. Iniisip ko minsan, paano kaya kung wala yung mga asawa ng mga pastors? Pilay po. Ako hindi, sa totoo lang, ang yahang malatiyahan mo pong sindagul pamada yung darling ko. Eh? Hindi po ako makalis na wala siya. Kasi kulang, merong kulang. Kaya pag tinanggal po natin ang mga kababaihan sa church, tignan po ninyo mga prayer warriors, madalas babae. Oo. Kaya, amen? Palakpakan po natin yung ating mga kababaihan. Wow, praise God. Nakaka-bless po yung ating mga kababaihan. Pangatlo, the ants work is persistent, unstoppable. Subukan mo pong maglagay ng isang mumo dyan o isang butil ng palay, isang butil ng bigas, isang butil ng tinapay. Maya-maya, nandun. They are unstoppable. They will search and search and search until they find something to eat. Pangapat, the ant's work is philanthropic and selfish. Pag nakakita po ng pagkain yan, ah, saglit lang po yan. Yung good news, ibinabahagi niya sa kanyang colony. Tayo po kaya, binabahagi po ba natin yung good news? Binago ka ng Diyos tapos ayaw mong ipamahagi yung good news? Paano kaya kung wala pong nangaral kay Billy Graham? Paano kaya, hindi ko alam po kung sino yung nagshare sa ating senior pastor ng Word of God? Paano kaya kung walang senior pastor na nagshare sa kanya at nabago yung buhay? Wala pong Christ in you. Wala pong Christ in you, San Luis. Wala pong Christ in you sa ating iba't ibang lugar. Paano kaya kung walang Bishop Hong na nag-share ng word sa kanya? Woo! Hallelujah! Praise the Lord! Sa ating mga buhay. Alam po ninyo, kung meron akong taong pasasalamatan ko na hindi ko makakalimutan, pag-uwi ko dun sa langit sa Diyos, si Brother Bermoy, si yung kasamahan ko po sa barko, na nagbigay po ng Bible sa akin. Wala pong nag-share sa akin. Binigyan niya lang ako ng Bible. At nung basahin ko yung Bible, wow, grabe po. The presence of God, every day, tumutulo yung aking luha dahil yung presence ni Lord, tangible. Nararanasan po natin. Amen po ba? Kahit sa mga oras pong ito, yung iba po sa inyo, na very sensitive sa presence ng Diyos, kumikilos po, nangungusap po siya sa bawat isa na nasa atin. Paano kaya kung walang Pastor Herbert, Pastor Phil na nag-share ng words sa kanila? Meron po kayang Christ in you Bulaon? Christ in you Kamuning? Napakahalaga po ng good news. Kaya ang sabi ng Diyos sa ating pinapag-aralan, tignan ninyo ang mga langgam, ikaw na ubod tamad. Consider the ants, thou is laggard, thou fool, matuto ka sa isang maliit na insekto na yan. Kasi meron po siyang ibinibigay na mensahe ang Diyos sa atin. Mag-function po tayo kung dapat saan po. Ang sabi nga po kung saan tayo dapat mag-function. Sa Matthew 28 verse 19, go ye therefore and make disciples of all nations. Sa Lucas 10 verse 2, ang sabi ni Jesus sa kanila, napakarami ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Nandito po tayo sa year ng multiplication, no? And I encourage po, lalo na po sa ating lugar, sa San Luis, no? Mag-function po tayo sa kanya-kanya po nating inilagay kung saan tayo nilagay ng Diyos. Spread the good news of God. Panglima, tapos na po tayo, 1 minute. The ants are not afraid of problem bigger than them. Alam po ba ninyo, yung mga researchers report that the neck of an ant can withstand the pressure of up to 5,000 times the ant's weight. Grabe po, ne. Kaya tignan po ninyo, yung ants, ang sabi ng Diyos, consider their ways. Kaya ang sabi po sa Mark 9 verse 23, Jesus said,
all things are possible to those who believe. Kahit imposible, pag naniwala po tayo, magiging posible yung napakabigat. Philippians 4:19, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Zechariah 4:6, not by might nor by my power, but by my spirit, says the Lord. Alam po ba ninyo, next slide, ants will solve the puzzle no matter what, and will sacrifice if needed. Tignan po ninyo yung ant. Puzzle po sa kanila yan, yung lumipat sa kabilang ilog, yung lumipat sa kabilang pampang. Pero po, pagka nagsama-sama po yan, nagkaroon po ng parang ball, no? Yung ball, yung parang bola, no po, o yan, ganyan. Nag-ipon-ipon po sila. Alam po ba ninyo, researcher says that those who are underneath, yung pong nasa ilalim, marami po sa kanila patay. But for the sake of others, they sacrifice. Katulad po ng ating Panginoong Yesus. Doon sa 2 Corinthians 5 verse 15, namatay si Kristo para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa kanyang sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa atin. Wow. Praise God. The Lord Jesus sacrificed too much that no amount of money can pay our debts, our sins. Amen? Hallelujah. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Buhay na Diyos, salamat po Panginoon sa mensaheng po ninyo na napakaganda sa umaga pong ito. And Lord, all glory belongs only unto you. Salamat o Diyos. Alam ko po Panginoon, nangusap ka sa bawat isa po sa amin. Purihin ka Panginoon ng walang hanggan. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen.